Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng Kapampangan. Ay, nako buhay. Lagi na lang ako lumilipat. Ngayon malilipat na naman ako sa ibang lugar. Ang dami ko nang linipatan. Buong Saudi na yata ng to western to eastern. Napuntahan ko na. Ang uling-uling lipat ko, nandito ako sa Riyadh. Nako po, tingnan niyo naman ang kalat ng mga gamit ko. Hindi ko na alam kung saan ako titira. Naka-7 buwan pa lang ako dito sa Riyadh, lilipat na naman ako. Ay, nako, buhay nga naman. Ang hirap niyong mag-ipon ng gamit. Guys, kayo, kapag nasa accommodation kayo, huwag na kayong kuha-kuha ng mga gamit. Ang hirap, lalo na kapag lilipat kayo, tapos yung lilipatan ninyo, masikip, wala kayong paglalagay ng gamit, kagaya ako ngayon, tignan ninyo, kalat-kalat itong mga gamit ko. Lilipat na naman ako sa ibang lugar. Nung mga nakaraang mga taon, kung saan-saan na ako napunta. Nung unang destinasyon ko, pagdating ko dito sa Saudi, doon ako sa Jeddah, sa Tuwal. And then, after 1 year, napunta ako sa Taif. So, ang dami kong gamit na napundar, pinamili, akala ko stay na ako doon. Lumipas na naman ng 1 taon, nalipat ako sa Baha. So, sa 3 lugar na yon, 3 taon din akong palipat-lipat. Napunta ako, pagkatapos ko sa Taif, napunta na naman ako sa Baha. So, sa Baha, 3 site na naman ang pinupuntahan ko. Hindi ko alam kung saan ako mamimirmi doon. Ang dami ko talagang mga gamit. Ultimo yung mga damit ko. Yan, mga appliances, mga gadgets. Naku, mga kahon na kung saan-saan ko pinulot kasi dito sa Saudi, kung di nyo alam. Kapag ang ayaw nila ng mga gamit, kahit na bago-bago pa tinatapon nila. So ako, dahil mahilig ako sa ukay-ukay, pinupulot ko, sayang eh. So, yan, nakaipon ako ng mga gamit, tapos hindi ko alam kung saan ko ilalagay ngayon. Yung mga gamit ko pa ng mga nakaraan, pinabagahe ko na, so meron na naman. So, lilipat na naman ako ngayon. Tapos ko dun sa Albaha, sa Bisha, sa Kumpuda, kung saan-saan ako napunta. Naku po. At the last, ayan. Hindi ko na naman alam kung mamimirmi ako doon sa lugar na pupuntahan ko. Ay, nako. Kaya kayo, ayan, payo ko lang sa inyo. Kung ano yung mga gamit nyo. Damit lang. At saka ilang kaldero. Yun lang. Huwag na kayo mag-iipon talaga mga musumi kayo. At saka, pag-ihinayangan nyo rin. Tingnan ninyo. Ito. Yung mga kumot na makakapal. Ayan, naka lagay lang dito, hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Dahil nangihinayang ako, ipapabagahe ko na naman. Ayan, no? Napakadaming mga kumot, tsaka yung mga ito, mga napamili ko na rin mga gamit na yan. At itong mga luggage ko, sa 2, 3, yung iba, tinapon ko na. Dahil nga, sayang din naman eh, kung itatapon mo rin. Yung iba, pinabagahe ko na. Ayan, mag-ano tayo ngayon. Ilalagay natin ito. Itong malaking bagahe ko na ito. Puno ng gamit yan. Yung damit ko. Yung luggage ko. Hindi ko alam kung saan ko na naman ilalagay. Naku po. Hindi ko na alam. Nalilito. Naansakit sa ulo. At kuminsan, wala kang talagang stay na kung saan ka lilipat. Talaga na permanente. Kaya kayo, kung kayo'y nandiyan sa accommodation ninyo, huwag na kayong mag-ipon. Ako po, mga sumisyon kayo. Nanginaya naman ako sa mga gamit ko kung itatapon ko yung mga to. Diba? So, ano naman ang gagawin ko nito? Babagahin na naman ako. Ito. Buksan natin itong luggage natin, punong-puno ng damit ko.
Ay, ang bigat pa. At tula muna natin itong ating mga kumot. Ilagay natin doon sa kahon na ito. Ito yung ano ko, kumot na malalaki. Tingnan nyo naman, no? May lalaking mga kumot. Magbagahin muna tayo at aayusin ko itong mga gamit ko. Ayan, nailagay na natin yung ating mga damit dito sa box, punong-puno. Hindi ko alam kung saan ko nailalagay na naman yung ibang mga gamit ko. Ayan, mga bags, yung mga radio, electric fan, at yung iba nandun sa taas, luggage. At ito pa, hindi pa nailalagay itong mga iba ko pang mga gamit. So, unti-unti. Pag-isipin natin kung saan natin ilalagay. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo, guys. Yung masyado ka maraming gamit, hindi mo na alam kung saan mo idadala. Kung itatapon mo naman, kakapanghinaya. Bibili ka rin din ng gamit. So, kesa itapon mo, magkano lang naman yung bagahe? 200, punuin mo ng konti ng mga tsokolate, Colgate, sabon, at least yung mga gamit na yun na ipadala mo na. So, last na po ito talaga. Ayoko nang mag- ano ng mga gamit, kaya inahanda ko na lahat. Sana kayo sa mga dyan sa accommodation ninyo, yung mga kababayan natin dyan, huwag kayo masyadong maghakot ng mga maraming gamit. Tama na yung mga damit ninyo na ilang piraso, pantalon, mga lutuan ninyo, plato, baso, pinggan, o ano pa man na gamit ninyo, kawali, yun lang ang dalhin ninyo. Hindi ka mukha ano sa akin, talaga napakadami. Ilang bagahe na ako nagpabagay nung bago ako lumipat dito. Ngayon, bagahin na naman. So, naka-stress. So, ayan.
Trabahon pa muna ako. Mamaya na natin ituloy yung pagbablogs. Para tayo nag-uukay-ukay ah. Ang daming mga kalat-kalat na ninyo. Ayan oh, mamili na kayo. Meron akong ano, 5 real lang dyan. Lotion, shampoo, itong shower gel, naku po, lotion, itong hair cream, naku, napakadami. Sakit sa ulo. Lagay muna natin dito sa mga kahon. Saka naayusin ulit, minsanan. Naku, nakakasakit ng ulo talaga. Sobrang dami ng gamit, guys. Lagay muna natin itong mga cosmetics natin dyan. Papabagahe ko na rin kapag hindi ko na ginagamit. Ito, mga sabon. Nag-i-stack kasi ako ng sabon kasi minsan malayo kasi yung mga bilihan dito. Kaya, bibili na rin ako ng mga cosmetics ko once a month. Lumalabas ako. Kaya para hindi na ako magbibili. Ganyan, ginagawa ko. Nag-i-stack ako ng gamit ko. Ayan. Saka ko na lang siya ayusin mamaya. Para hindi siya makita ko. Talagang pagkalat-kalat ang gamit mo, nakaka-stress. Hindi mo alam kung saan mo ilalagay yung mga gamit mo. Lalo na ngayon, lipat ka na lipat. Na naman ikakahong ko na lang yan. Nandyan na yung mga mantika, toyo, asin, mga pansangkap, mga dilata ko na yung kakainin ko sa paglilipatan ko. Ayan, yung luggage ko wala ng laman, ito na lang ilalagay ko sa kahon. At ito yung mga damit at mga iba pang mga gamit, papabagahin na natin yan. At yun, puno na yun. At itong mga luggage ko na yan. So, ready to pack na at aalis na ako dito sa tinirhan ko na naman dito sa accommodation na ito. Yung mga kasama ko pumasok at ako, yan, naganda ako ng mga gamit ko na doon sa paglilipatan natin na ibang lugar na naman. At ito yung mga iba pang mga gamit ko, ready to pack na yan, lagay na natin sa sasakyan. At ito yung luggage ko. Wala nang laman yun, nilagay ko na doon. At yung mga, ayan pa yung mga luggage ko, wala na rin laman, nilagay ko doon sa kabila. So, iwanan ko muna dyan yung mga ibang kong gamit. At paglipat natin sa susunod na buwan, papabagahe ko na yun at wala na akong iisipin. Diba? Ang gulo-gulo po talaga ng mga gamit na ganito, lalo na kapag lipat ka ng lipat. Sa mga kababayan natin dyan na, ayan, sana alam niyo ito yung mga ganito na sitwasyon na kapag palipat ka ng lipat at marami kang mga bagahe o mga gamit ay talagang nakaka-stress. So natuto na rin ako ngayon at least kahit na papaano sa susunod na ayan, matapos lang ang mga bagahe ko na yan, hindi na ako mag-iipon at yun na lang mga gamit ko matitira. Ayan, maraming maraming pong salamat sa inyong panonood at sana nasiyan po kayo sa ibinahagi ko ngayon itong pagbabagahe ko, pag-aayos ng gamit, dahil nga palipat-lipat ng lugar. Kaya masasabi ko lamang po sa inyo, sa mga kababayan natin dyan, huwag po kayong masyadong mag-iipon ng gamit dito dahil hindi naman po tayo permanente sa bahay. Minsan nalilipat tayo. So kung ano lang yung mga damit niya, kailangan ninyo yung kaldero, kawali, tsaka yung rice cooker,
Pinggan, kutsara, yun lang ang mga dalhin ninyo at huwag na kayo masyado mag-iipon ng mga gamit na katulad ko. Kaya ito, senior ko lamang po ito dito sa buhay-buhay namin sa Saudi Arabia at sa mga na-relate dyan na mahihilig din na kagaya ko na mag-iipon ng gamit, di ba? Ang hirap. So, yan lang po yung may papayo ko sa mga katulad natin na yan, palipat-lipat ng bahay at huwag po tayo mag-ipon-ipon ng maraming gamit talaga po nakaka-stress. So, maraming pong salamat sa inyong panonood at sana nasiyahan po kayo ngayon sa binlogs natin. God bless po, pobreng Kapampangan.